Oh, magandang umaga sa lahat. Nandito po tayo sa Kaparuan, Bakara. At ako'y nagpapasalamat ngayong umaga. Alam kong mga kayong gumising, tayong lahat. At tayo excited, no? Na talagang makita natin yung demonstration ng ating technology sa iba't ibang mga company na members ng Rice Board at saka mga other companies na talagang nag-ano rin ito, demonstrate like yung new trends natin, no? Maraming salamat, no, sa ating local government unit, yung provincial government unit natin nandito, yung RF1 natin, yung sa DE, tapos yung mga iba't ibang mga panauhin natin, lalo na yung mga companies na talagang sumusuporta sa atin dito. Ngayon, ang expectation natin dito ay, lalo na sa mga farmers natin, ay makikita natin yung iba't ibang technology, lalo na yung mga genetic gains natin, ika nga, yung mga hybrids natin dito. So, titingnan natin to, magtanong tayo sa mga technicians or yung mga representative ng mga companies para ho, malaman natin yung mga technology, yung talagang iba't ibang technology na makapag-increase ng production natin sa palay. Yun lang po ang ano natin, no? For this morning. We have about 28 hybrids and 5 nutrients, ano, na demonstration dito. Tapos may mga inbreed din dito, no? So we have to work this farm. Dede apo, 28 cm ito, nabayagan na po. Ngayon mulmula tayo. Dede apo, ititatag hybrid. 28 cm ito, nga may na po natagkar ni Sunay. Pikag, natagkar ti po na, hanga nalaka apo nga tumtumba. Kami na po, amok na doon nakapagpatas ni Nyayo dito nga parating. To almost ka na yun, nga wet season na po. Katisot iwarwaras, the Department of Agriculture, dito Ilocos Norte. Usually po, ang nagda-dry direct seeding practice ng mga farmer, using inbred po yung ginagamit ng variety. Pero with that PHCT po natatag hybrid po natin, mas na maliban po sa nabawasan yung gastos, nadagdagan pa po natin yung kanilang service.